God, gusto kong itanong kay Sab, nandito yes. kayo para doon sa nabanggit ko nga na the music room. Can you tell us more about the music room? Yes, guys, TMR or The Music Room is basically a brand new show where we have new generation multi-talented performers and artists go on the digital stage. Tapos we showcase our songs, our covers, and our new talents to all of you guys watching. So hopefully you guys support us and check it out because it's a lot like, for example, live sessions, tsaka live concert. Pero syempre naman, digital para safe sa time ng pandemic. Paano yun, Sab? Nag-shooting kayo sa studio o virtual din na ganito din yung ginagawa? Shoot po sa studio. Oh. Question mark? Angela, talungan mo. Question mark? Nag-shoot. Call a friend. Oo. Hindi kasi syempre, di ba, hindi naman na yan bago. Marami ng mga nag-concerts, marami ng mga events na napapanood natin virtually, pero nasa studio na sila kasama ang pagsunod sa mga itinapatupad na mga protocols, nandiyan yung para sa kaligtasan, mga swab and everything, di ba? So perfect, no? Oo, taray. G? Yes, may tanong ako for Angela. Angela, ano naman yung mga dapat i-expect ng mga music fans dito sa TMR? Yung mga dapat pong i-expect ng mga viewers sa TMR, it's a very special show na it can be a personal talk-to-talk sa mga audience. Kaya po, sobrang kakaiba rin yung TMR kasi mararamdaman po ng mga viewers na talagang sila lang yung parang special po talaga na para sa kanila yon. And it's not just about showcasing talents, it's also sharing our sala po nila kami as artists and also our songs po. Ibig sabihin, parang mas malapit, parang intimate yung gano'n. Yes po. Yung kwento ninyo, tapos kung pwedeng, syempre maraming makaka-relate kasi marami rin naman talaga ang nangangarap na pasukin ng industriya, tapos kayo nabigyan ng pagkakataon. Tapos pwede rin silang magpadala ng request, ganyan. Oo nga. Di ba ganun? Pagka kunyari nasa gig ka, parang magpaabot ng tissue, tapos... Oo. Dito, pwede bang habang nagko-comment sila, mababasa nyo ba ganyan? O may iba pang pasabog ito, Angela? When it comes po sa pag-request, well, it's already on shoot. Na-record na po siya. So, it's ano po, mas... It's actually no cut yung show po because the show wants to showcase or pakita po sa kanila na kung gaano ka genuine yung para po talaga siyang concert na walang putol. Correct. Oo. In fairness, yung parang uupo ka na lang with your friends and family. Opo. Tapos kain-kain kayo tapos sisigaw-sigaw kayo ng sisig pa nga o dito. Ganun, diba? Ganun eksena. Tapos watch-watch kayo naman nagpe-perform. Perfect. Ang tara. Nakaka-excite. Diba? Zach? Ayun. May tanong ako pero anyone can answer this. So, gano'ng ka-importante para sa inyo na may ganitong events na pinoproduce ang ABS-CBN Music? So, anyone would like to do share? Ako na ba? Oo, sige. Siguro for the band, being a band na nabuo during the pandemic times, tapos we never really got to try out the live scene ng sobra. It's very important to us na nabibigyan pa rin kami ng platform to do the same format without the audience. Pero syempre, we'd love to do it with the audience. Pero for us nga, we're getting something that we missed out on. So, It's a really important platform for us. Pero bago itong dumating yung pandemic, kayo rin ba yung tipo ng band na bugbog din kayo sa Segway? Like, ikot ng ikot din, perform ng perform sa iba't iba mga shows? Nag-start kami mismo bago yung pandemic. So, like, the first ad was on the night of the announcement of the lockdown. That was our first ever gig. So, parang, sayang. Well, sana makabalik tayo na, no? Pero at least meron tayong TMR ngayon. Diba? Yes.
Pero like yan, sila, kayong Nameless band, paano kayo na-discover ng Star Music? Go guys. Imay, sige. Sabay sa bahay, charing. I'll go touch. Ako na, sige. Before kasi, ano, trio pa lang kami nag-start talaga with Kyle and Nico. So, meron kaming guesting sa isang show. Tapos pumunta kami ng ABS-CBN. Pero formed na kami as a group. Kami trio. So, parang nag-ask si someone from ABS-CBN na sino yung tatlong guys na yun. Tapos, parang nakipag-meet kami afterwards na nag-present kami ng songs. Tapos, medyo mahaba yung process. Parang nangyari sa amin. Nag-shell kami sa cave. So, nag-ipon kami ng songs. Tapos, nag-record kami. Tapos, naging five na kami kasi dalawang bands kami bali. Nag-merge kami into one. So, naging Nameless Kids siya. Before, dalawang band siya. So, si Kim and Imay, magkaibang band siya. Tapos, kami, magkaibang band kami. Yes, pero, iba pa yung name nyo before? Iba pa yung name ng band? Yeah. Okay. 3D2N pa kami dati. 3D2N. Nakaka-amaze. Parang ang hirap kaya nun. Kasi halos lahat ng mga na-interviews ko ng mga band, parang since college pa lang, magkakasama na sila. Okay. Tapos yung ang dami na nilang experiences na as a group, di ba? Pero kayo, gusto ko lang tanungin yung Nameless band na curious kasi ako. Kasi di ba parang sa band, yung chemistry para lumabas yung tunog nyo talaga at mahanap yung tamang timpla na i-offer nyo sa listeners nyo. Madami na kayo na pagsamahan. Paano nyo nagawa na magtugma-tugma yung gusto nyong music na i-offer sa listeners? I guess, from the start, we got into the band na syempre, before ka pumasok sa isang bagay, i-check mo muna kung ano ba yung mga things na i-consider. So, the first thing we considered is yung chemistry. So, tinignan namin, bago pumasok sa band, kinilala muna namin sa Tisa. So parang, is this gonna work? Ano ba yung taste niya sa music? Maliban sa music, ano ba yung personality niya? Ano yung mga nuances na possible na hindi okay for me or nuances ko na hindi okay for them? So we work those things out. Tapos, after we work out ng lahat, pagdating namin sa process of creating music, karoon na kami ng compromise na okay, I have a little of this. I'll give it to the song. Si Kyle may ganito siyang element, papasok niya si Tati, si Kim, si Imay. So we got into the, parang hindi rin naman kasi nalalayo yung music taste namin. Pero meron lang mga small details na siguro nag-iiba-iba sa kanila. So pinasok namin yung small details na yan para buuin yung sound ni Nameless Kids. Yung songs nyo, kayo rin mismo yung nagko-compose. Produce and compose. Yep. Produce? Napaka-talented na Manila. Ang taray. Ako, ang dami kong barkada eh. Ang dami nilang mga songs. Kaya lang nahirapan sila kung sino magpo-produce. Kasi hindi ganun kadali ah. Hard kaya mag-produce, diba? Kasi minsan parang feeling mo yung pinipeg mo na mga music, ayaw mo naman na maging kasing tunog niya. Kasi diba parang hindi siya original. Pero diba normally parang ganun yung nangyayari. Pag ganito yung gusto mong tunog, parang mas parang, ay, pag na okay na, lumalapit talaga. Diba? Kaya DJ, sobrang technical talaga eh. Ako natutunan ko yan eh kay Mr. C kasi nag-aral ako eh. Oo. Ha? Mr. C? Charing! Music enthusiast naman din pala. Chika. Oo. Mr. Clean. Mr. Clean kasi yung teacher ko. Hindi naman si Mr. Kayo. Charat. Oo. Ayan. Oo. Si Sab naman. Ayan. Ayan. Kagaya ng tanong sa kanila kayo na gaano ka-importante para sa inyo na may ganito pa rin events na produced ng ABS-CBN Music? Para sa akin pa, sobrang importante po siya. Kasi lalo na nasa pandemic tayo ngayon, hindi pwedeng ipabas, hindi pwedeng mag-live concert na may audience. I think this is the best possible alternative. Kasi it's like, oh, you still get to do like one full take, like what Angela said na walang tigil yung you just do the song and then mag-spiel ka agad. So I think it's definitely a fun experience and I'm very, very excited for when it comes out. Thanks, Ab. Angela. Ako naman po, may similarity po sa sinabi po ni Sab.
And also, it gives new artists an opportunity kahit na napakarami pong struggles na yung pandemya. Nagagawan at nagagawan po ng paraan para may pakilala po kami na hindi pa naman po ganun katagal sa industriya, pero napakarami po ding taong gumagamit na ng social media. So it's a very good advantage for us new artists na ma-discover din po nila and also makilala po nila personally. Ayun po. Ikaw kasi living proof ka, diba? You started from TikTok, I remember sa interview before. Diba? From TikTok ka nag-start, tapos hindi buo yung music na ginagawa mo. Tapos hanggang sa tinawagan ka nila Sir Jonathan. Yes, tapos po. Pinabuo sa'yo yung music. So, eto na. From TikTok ngayon, meron ka ng parang pasimula na concert na feel dito sa ginawang show o antara. Paano sila magsasample? May guitar, ganyan. Go Kyle. Go Kyle. Sino? Ako ba? Go Kyle, go Nico. Ano? Ako na ba? Go ikaw? Guys! Definitely solo. Sabay kayo, sabay. Man, ako gusto ko mag-snippet nung isa sa favorite arrangements natin dun sa session natin. Kasi we have this song called Wanna Know Me na sobrang upbeat. Wanna Know Me. Yeah. Tapos ginawa namin siyang very chill. Back in the 6th Street, wearing my old jeans. It's you, I don't like to change. Want me to act all the same? Then you go on and then on and then on it with me. Then you go on and then on and then on it with me. You got some things that you've been calling me. You got me thinking that I shouldn't be getting all complicated, 'cause you don't know how to name it. I know you. I've been wanting to know me. Wanna know me. Solid. Galing. Oh my gosh. So cool. Sobrang vibe. So cool. Yes. I wanna know you. I'm so excited. Ang galing. Eh, di ba yun yung kanta niya? Wala na ako may mga yes! Ano ba may sasagot ko doon? Di yes, di ba? Ang cute niya noon, nung kumakanta siya. Naku, kailan ba to? Excited na ako manood dito. Feeling ko, papakancel ko yung mga work ko. Basta pagka nameless kids na yung mag-perform talaga, watch talaga kami, ganyan. Bibili ba ng ticket? May ganun bang isena? Mamaya, malalaman natin yan. Sample pal. Ay, libre to! Diyos ko! Yes, ito na yan. Talaga namang watch ako niyan. Nico, maraming salamat, ha? Chris! Bagay. Susunod, oo. Si Kyle, magsasample din si Kyle. Sure. Let's see, I could do the Outlaws thing. Guitar. What if we were outlaws? Only wanna get lost from all these lies. What if we were outlaws? Running from the pain, even though we did things right. Not for now. We get this criminal state crown. All the naked puppets of this off the ground. Not the edge of the town, it's been a week down. Taking for self sound like villain. Until I set the wise, even the captivity. Nobody doubt from this world, but you that I can see the people. We'll try to take you away to see what I can do. We won't be cruising down the road so fast that everything. Slow to begin, we must live with the love inside of me. So danger reaches, throw the heart right at it. There was nothing I could do, just stood there enjoying the view. Yeah, it looks good and you don't have to give it back. The Bonnie team of I know you got my back. Ride or die to the day we fly. Running red lights, blue lights, you know why. Yeah. Oh my god, I enjoyed that. Killing. Ang husay. I wanna know lang muna kasi baka parang nakita ko quiet lang si Kyle. Ano, baka hindi niya ako naiintindihan. Tawag dito, English speaking si Kyle talaga.
Magaling yan. Magaling mag-Tagalog na. Tagalog yan. Ah, nakakain yung Tagalog niya. Ah, taray, marunong din talaga. Maaga lang parto naging. Maaga lang talaga yung naging quota. Hindi na happy ako. Dalawa pa lang naririnig natin, pero parang iba-iba na yung mga sounds nila. Pero pag pinagsama-sama, nakaka-excite. Kasi yung kay Kyle naman, napapaindak ako. Parang gusto ko nang sumabat ng, let's go to the beach, H, let's go get away. Gaganon na ako, be. They say, I don't wanna say. Gaganon na ako na. Si Kim din, vocalist din si Kim. Oo. Kinakabahan si Kim, sabi niya, sana di ako mabunot, sabi niya. Sana di ako mabunot. Kala ko tapos. Kasi, okay lang kahit di pa release yung song. Nga, sige, snippet lang. Nung sample lang naman, oo. Snippet, one line lang. Snippet, bigyan mo snippet. Okay. Actually, that's a TMR naman. Ah, sige, secret na muna. Midsummer, Kim, midsummer. Midsummer, okay. Chasing the sound of oceans and the tribes. Yun lang. Grabe, tumagos, hey, tumagos. Nadama ko, Charesi. Yeah. Ang igli naman, Kim. Okay, ayaan mo, dagdagan ng punti. Sige pa. Chasing the sound of oceans and I tried. Nakalimutan ko yung lyrics. Tama, papakinggan natin yan sa ano, TMR. Aabang ako. I'm nervous. Okay. Okay lang, okay, Kim. Ano ka ba? Mm-hmm. We will handle you with care. Don't you worry. Wow. Ayan. Si Tati na... Yes, you're welcome. Hey. Si Tati naman, ikaw din, Tati, sumising ka din. Oh, hindi please, po. Please. Nag, ano lang po, Zumba po. Zumba. Hindi po, hindi po. Basis lang po. Ay, basis. Si Imay naman, drums naman. Yeah. Yan, kumakanta po yan. Kumakanta. Sumasayaw siya lang. Kumakanta po yan. Ang galing kumakanta. Kumakanta ka, Imay. Sample. Follow lang. Let's go, bro. Masaya siya ng twice. Ayan yung mga aabangan natin kapag ka yung episode na nila ipapalabas sa TMR, yung sama-sama sila, diba? I'm looking forward and I believe mag-ready na ako para sa show nyo. Guys, iwan ko na kayo. Chika! Ngayon din, nag-ready. So, super excited kasi ako, diba? Charot. Oo, pero syempre, si Sab naman, parinig naman ako ng sample ni Sab. Ay, yes po. Kukunin ko lang yung may gitara po. Yeah, so this is my song called Sunsets in Heaven. Yeah. Pink flush in the sky, hours passing by, there's something I have to say. Moon in the horizon, magic seems to fly in. This moment is more than I can take. Yes, yung kumanta nung toot, 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 toot. Oh. Eh, yun. Ang taray mo. Makaka-amaze. Thank you, Sab, ha. Angela, ikaw naman. Ay, hindi rin magkapakabog si Angela. Siyempre, sabi niya, ako na to. sabi niya, gano'n. Sample ko po yung English version po lang. Ako naman muna. A little lang. Okay. Kaya mo yan. Feels like I'm drowning in an ocean with nothing but my sight. Another crisis I don't think they care about. Is there a reason for where I am now?
All my ghosts are taking turns to play another round of hunt and seek. I don't know when all this will end. Just wanna hide away. Broken pieces in my puzzle. What a lonely little bubble. Slowly fall into some other world. Where do I go from here? Where do I go from here? Yes.